Kagabi lamang nga po mga idol, ilang oras lang ang nakalipas mula nang bigyan ng Los Angeles Lakers si LeBron James ng contract extension ay sa wakas matapos ang isang buwang paghihintay ay nauwi rin nga po sa pag-sign ng bagong kontrata si Anthony Davis sa kanyang kupunan. Pero isang katanungan lang nga po mga idol ang sasagutin natin dito sa ating bagong video, at yun nga po ay kung bakit nga ba kumuha pa siya ng napakalaki at napakahabang kontrata sa Los Angeles Lakers. Dala na nga ba ito ng naging impluensya sa kanya ni LeBron James? Kaya kung gusto nyong malaman mga idol ang buong detalye niyan, halina't samahan nyo ko. Tara! Opisyal na nga pong nakabalik si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers matapos ang mahaba-habang paghihintay nang mag-sign na ito kagabi ng napakalaking kontrata ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN na umaabot ng 5-year $190 million. Bale, ayon nga po sa kanilang mga napagkasunduan, ang kanyang deal nga po ay magbibigay kay Anthony Davis ng maximum salary na $32.7 million sa unang taon nito na pag-uumpisa ngayong 2020 to 2021 NBA season. Kabilang rin nga po na sanasabing kontrata ang pagkakaroon nito ng maagang pagtanggal sa kanyang obligasyon sa Lakers bago man mag-umpisa ang kanyang huling taon sa team. Sa madaling salita mga idol, meron na nga po ngayong siguradong 4 na taong pananatili si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers hanggang sa pagtatapos nga po ng 2023 at 2024 NBA season. Dagdag na impormasyon rin nga po mga idol, dahil nga sa pagpirma ulit ng kontrata nito sa kanyang team ay mapapabilang rin nga po si Anthony Davis sa lista ng mga manlalaro ng Los Angeles Lakers na kinabibilangan ni LeBron James, Shaquille O'Neal at Kobe Bryant na nakatanggap ng at least $100 million contract. Technically mga idol, sa kasalukuyan nga po ay mas mahaba ng isang taon ang kinuhang kontrata ni Anthony Davis kesa kay LeBron James. Pero hindi naman nga po dapat ikabahala dahil natural lamang nga po ang ganyang palakaran sa NBA, dahil iniiwasan nga po ng liga na magkaroon ang mga veterano ng mahahabang kontrata kapag sumapit na ang kanilang edad sa 38. Pero ang tanong, bakit nga ba kumuha si Anthony Davis ng mas malaki at mas mahabang kontrata gayong may pagkakataon naman nga po siyang umalis na sa Los Angeles Lakers kung kukuha siya ng mas maikling kontrata? Well, di naman nga po kayo bago na malaki nga po talagang impluensya ni LeBron James sa mga ginagawa at gagawing desisyon ni Anthony Davis. Kaya sa pagpapakita pala nga po ni LeBron noon na mga indikasyon na plano niyang tapusin ang kanyang karir sa Lakers, ay hindi na nga po nagdalawang isip pa si Davis na sulitin na lang ang mga araw na magkasama silang dalawa sa iisang kupunan. Bukod rin nga po sa hindi natin maitatanggi na malaking pera ang natanggap ni Davis, ay makakasigurado rin nga po siya na tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng kanyang karera hanggang kasama pa niya ang isang superstar na si LeBron James. At kapag hindi nga po talaga naiwasan pa ang paghina ng katawan ni LeBron, ay handang-handa naman nga po ang Lakers na ipalit si Anthony Davis bilang bagong mukha ng kanilang prangkisa. AD is back, mga idol. So that's it mga idol. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol, at syempre pindutin nyo na rin ang notification bell button sa ating channel para wala kayong malampasang mga videos na ina-upload ko dito. Syempre huwag nyo rin kalimutang bisitahin at i-follow ang ating Facebook page, J-Zone TV 2.0. So yun lang mga idol, maraming salamat po sa panonood ninyo.